Federal Bureau of Investigation itinanggi ang balita na may $2 million na bounty si Apollo Quiboloy. Makabayan Black lawmakers tinuligsa si Apollo Quiboloy at hinikayat na harapin ang mga aligasyon. Grupo ng mga negosyante iginiit na dapat ipaubayan ng Kongreso sa Wage Board ang pagdedesisyon hinggil sa panukalan dagdag sahod ng mga manggagawa. Office of the Solicitor General umapila sa Korte Suprema na bawiin ang temporary protection order na iginawad sa environmental activist na sina Jonila Castro at Jed Tamano. At King Charles III balik trabaho na sa kabila ng cancer diagnosis. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, February 22, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inakusahan ng religious leader na si Apollo Quiboloy, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos na nakipagsabwatan sa Amerika para siya ay makuha o kahit mapatay dito sa bansa. Ayon pa kay Quiboloy, may impormasyon din umano siya na may $2 million na patong sa kanyang ulo. Narito ang report ni Dante Amento. Sa opisyal na pahayag ng religious leader na si Apollo Quiboloy na inilabas kahapon, sinabi nitong anumang oras o mano ay maaaring pasukin ang kanilang mga compound ng Federal Bureau of Investigation o FBI at Central Intelligence Agency o CIA ng United States Government para siya ay dukutin at maaari siyang patayin. Ayon kay Quiboloy, nakipagsabwatan si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para siya ay ibigay sa Amerika. Anya, mayroon din siyang natanggap na impormasyon na hindi na extradition kundi rendition ang gagawin para siya ay makuha ng US government. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Ang inaalala pa niya nito, nakasama rin sa impormasyong nakarating sa kanya na tataniman sila ng illegal na droga at maging pampasabog bilang ebidensya laban sa kanila. Ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveilan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Dagdag pa nito, matagal na umanong minomonitor o under surveillance ang kanilang mga compound. Mayroon na rin daw $2 million o 100 million pesos na nakapatong sa kanyang ulo para siya ay makuha. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Samantala, nang kuna ng reaksyon si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga pahayag ni Quiboloy, walang binigay na sagot ang presidente. President, any reaction po kay Quiboloy? Si Quiboloy ay wanted sa Amerika dahil sa iba't ibang kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking of children at iba pa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bureau of Investigation o FBI ang balitang may $2 million na bounty ang leader ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Apollo Quiboloy at ang kanyang dalawang kasamahan na kasalukuyang hinahanap sa Estados Unidos dahil sa iba't ibang mga kaso. Ayon sa ahensya, hindi umano sila aware sa anumang patong sa ulo ni Quiboloy at ang kanyang dalawang kasamahan na sina Teresita Dandan at Helen Panilag. Si Quiboloy ay inahanap
nakaharap sa 43 kaso ng iba't ibang mga alegasyon sa US at paulit-ulit na humiling ang kanyang mga abogado ng mga extension upang pag-aralan ang mga kaso na isinampa ng Department of Justice ng US laban sa kontrobersyal na leader ng relihiyon. Ipa-aresto na ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Quiboloy kapag hindi pa rin ito dumalo sa investigasyon ng Senado. Nanindigan naman ang religious leader na hindi ito haharap sa Senado at muli ring hinamon ang senadora na sa korte na lamang magsampa ng kaso. Narito ang report ni Herlene Delgado. Binababalaan ko sila. No? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, paaresto ko siya. Ito ang direktang babala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kay Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Quiboloy sakaling hindi pa rin ito sumipot sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso gaya ng physical at sexual abuse at human trafficking. Inilabas na rin ang kopya ng bagong subpoena laban kay Quiboloy para sa susunod na pagdinig na gagawin sa March 5. Ayon kay Senator Hontiveros, ipapadala pa rin ang subpoena sa address ni Quiboloy sa Davao at sakaling no-show pa rin ito sa investigasyon ng Senado, ipapasite in contempt anya ng senadora ang religious leader at kalaunay ipapaaresto. Sakaling hindi pa rin tumugon si Quiboloy sa subpoena, posible anyang humingi na ng tulong ang komite ni Senator Hontiveros sa pambansang pulisya para ipatupad ang arrest order laban sa religious leader. Itinanggi naman ni Quiboloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang audio statement, tinawag nitong huwad ang mga testigo at ang mismong investigasyon ng Senado. Muli rin itong hinamon si Senator Hontiveros na maghain ng kaso laban sa kanya. Ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. As to yung may patong siya sa ulo, come on, huwag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag-testimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos na mahigit isang dekada na umanong sangkot sa human rights abuses si Quiboloy, kabilang na ang umano'y panggagahasa sa mga menor de edad. Muli rin itong ipinunto na kasama si Quiboloy sa FBI's Most Wanted List ng Estados Unidos. Kumpiyansa niya ang U.S. Embassy na mananagot sa batas si Quiboloy. Herlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsa ng Makabayan Black lawmakers ang religious leader na si Apollo Quiboloy sa mga naging pahayag nito at hinikayat na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas, hindi totoo na maraming babae ang pinag-aagawan siya, kundi hinahabol siya upang papanagutin sa mga alegasyon ng sex trafficking at iba pang pang-aabuso. Mula sa House of Representatives, ang detalye ay hahatid ni Rosalie Goz live. Rosalie, may mga biktima na ba ng umano'y pang-aabuso itong si Quiboloy na lumapit sa Makabayan Block? Agad, tinanong natin ito kina Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, ano, House Assistant Minority Leader, kung may mga biktima ng umano'y pang-aabuso ng religious leader na si Apollo Quiboloy na lumapit sa kanila upang humingi ng tulong at makapagsampa ng kaso. Subalit ayon sa mga batas, may mga kaso nang naihain, subalit dismissed ng Department of Justice o DOJ. Aminado ang mga batas na natakot ang mga biktima na magsalita kung walang proteksyon, kaya hinihikayat niya ang mga biktima ng mga pang-aabuso na lumabas at magsalita, lalo na't may mga nagsalita na rin kaugnay nito sa Estados Unidos. Nasa ilalim ng United States Federal Bureau of Investigation Wanted List,
si Kay Buloy dahil sa umano'y partisipasyon nito sa labor trafficking scheme, samantalang may mga reklamo rin itong kinakaharap sa California, USA dahil sa umano'y conspiracy sa sex trafficking at bulk cash smuggling. Tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party's Representative Franz Castro ang mga naging pahayag ni Kay Buloy na hinahabol umano siya ng kababaihan dahil sa kanyang kayamanan. Kay Kay Buloy, huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Harapin mo yung accountability mo, Pastor Kay Buloy, with due respect, no? Huwag kang masyadong feelingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po. Most wanted ng FBI ito. Sa huli, pinayuhan ng mambabata si Kay Buloy na maghain ng reklamo sa korte kung sa tingin nito ay mayroong mga pagbabanta sa kanyang buhay. Parehong nagpadala rin sa pina ang Senado at Kamara kay Kay Buloy dahil sa mga alegasyon ng pang-aabuso laban sa religious leader, gayon din sa akusasyon ng paglabag ng prangkisa ng SMNI kung saan ito ang honorary chairperson. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naniniwala si Go Negosyo founder Joey Concepcion na dapat utay-utayin ang pagpapatupad ng panukalang 100 pisong dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Paliwanag ni Concepcion, bagaman suportado niya ang panukalang wage increase dahil makatutulong ito sa paglago ng ekonomiya. Sinabi nito na hindi dapat biglaan ang pagpapatupad nito lalo't may mga negosyante ang lubhang naapektuhan ng pandemya at hindi pa rin lubusang nakababawi. Para kay Concepcion, mas makabubuti rin kung sasabayan ng upskilling ng mga manggagawa ang dagdag sahod upang makalikha pa ng mas maraming trabaho sa bansa. Iginiit ng grupo ng mga negosyante na dapat ipaubaya na lamang sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagdidesisyon hinggil sa usapin ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na imbis na magpasa ang Kongreso ng batas ukol sa dagdag sahod ng mga manggagawa na kakaunti lamang ang makikinabang, mas makabubuti kung hahayaan na lamang ang wage board na magpasya hinggil dito. Dagdag pa ng PCCI, i-discourage lamang ng wage increase ang mga foreign investor na magnegosyo sa Pilipinas. Nauna nang inaprubahan ng Senado ang panukalang dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor habang sa susunod na linggo pa ito nakatakdang talakayin sa Kamara. Sa kabila ng mga isyong ipinupukol sa ilang programa ng Department of Social Welfare and Development, nanguna ito sa satisfaction survey ng Okta Research Group sa mga government agency. Nakakuha ang DSWD ng 86% satisfaction rating. Kasama rin sa top 5 ang Commission on Higher Education, Department of Education, Department of Health, at Department of Public Works and Highways. Isinagawa ng survey noong December 10 to 14, 2023. Roundup Balita. Iginiit ng National Security Council o NSC na bahagi ng sovereign rights ng Pilipinas ang pagsasagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea. Ito ang tugon ng NSC kasunod ng paratang ng China na lalo lamang pinuprovoke o pinalala ng Pilipinas at Estados Unidos ang gulo sa South China Sea. Nauna nang nagsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea ang Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces na layong mapalakas ang maritime security alinsunod sa international law. Umaapela ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na bawiin na ang temporary protection order na iginawad nito sa dalawang environmental activists na sina Jonila Castro at Jed Tamano. Base sa mosyon na inihain ng OSG, sinabi nito na nakapipigil ang temporary protection order upang maipatupad ang warrant of arrest laban sa dalawang aktivista.
Kinwestiyon rin ng OSG ang pagkaka-issue ng writ of amparo at writ of habeas data kina Castro at Tamano na nakakapigil sa Court of Appeals para litisin ang mga ebidensya laban sa dalawa na kinasuhan ng grave oral defamation. Kahapon, nakapaglagak na ng piyansa sina Tamano at Castro para sa pansamantala nilang kalayaan. Habang nakatakda naman ang arraignment at pre-trial sa kanilang kaso sa March 15. Babala sa mga madalas mag-online shopping, na aresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang babae na nambibiktima online sa pamamagitan ng pagpo-post at pagbebenta umano ng mga frozen meat. Ayon sa ASG, wala naman talagang physical store at wala din talagang mga paninda ang suspect at ginagamit lamang nito ang mga litrato ng ibang produkto. Ang suspect ay sasampahan ng kasong swindling at estafa. Paalala ng PNP ASG sa publiko, suriing mabuti kung bibili ng anumang produkto online. Dapat aniya ay hanapin kung may physical store ang mga ito upang hindi maloko. Pinangangambaha ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na bumagsak ang farm gate price o ang presyo ng bili sa mga magsasaka sa kanilang inaning sibuyas. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, ang presyo ngayon ng pulang sibuyas ay nasa 26 hanggang 28 pesos per kilo. 23 hanggang 25 pesos naman ang per kilo kung puti. Pero dahil sa naglipa ng smuggled na sibuyas, posible anyang bumagsak ito sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Nanawagan din ang SINAG na babantayan ng pamahalaan ang benta ng smuggled sibuyas online. Batay naman sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 90 hanggang 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas na pula, habang 60 to 130 pesos per kilo sa puting sibuyas sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon sa DA, dumami ang nagtanim ng sibuyas noong panahon na biglang tumaas ang presyo nito. Nasabat kahapon ng mga operatiba ng Philippine Coast Guard ang isang van sa Santa Clara Port of Allen, Northern Samar na naglalaman ng nasa 700 rim ng mga puslit na sigarilyo. Ayon sa PCG, pawang mga undocumented ang mga sigarilyo na sinasabing nagmula sa Zamboanga City at ibabiyahe sana ng Owas Albay. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard sa Bureau of Internal Revenue Region 8 para sa kaukulang dokumentasyon at inventaryo ng mga nasabat na kontrabando. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang airport to New Clark City Access Road sa Mabalacat, Pampanga. Kumpiyansa ang Pangulo na malaki ang maitutulong ng mga imprastruktura na katulad nito para makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Narito ang ulat ni Nel Maribuho. Patuloy na magtatayo ang pamahalaan ng mga world-class infrastructure. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maiaambag nito upang mapaunlad ang bansa. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng personal na inspeksyonin ang nasa 20-kilometer 6-lane Airport to New Clark City Access Road o ANAR sa Mabalacat, Pampanga. Kabilang sa ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Sacobia Bridge. Itinuturing na iconic itong 900 meters na Sacobia Bridge na bahagi ng Airport New Clark City Access Road. Inaasahan ng Pangulo na dahil dito ay darami ang mga turista at mamumuhunan. The Clark Metropolis has what it takes to be a mecca for tourists, a magnet of investments, and a market of goods and services. We must leverage these attributes into higher visitor traffic, attracting more investments that generate better jobs and spur economic activity. Dahil sa access road na ito, bibilis ang biyahe ng mga manggagaling sa New Clark City papuntang Clark International Airport. Mula sa isang oras ay 20 minuto na lamang. As of February 14, 95.21% nang tapos ang access road at ang natitira pang mga aayusin ay makukumpleto sa darating na Hunyo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
Muling binuhay ng Marcos administration ang Laparel Mansion na magsisilbing official presidential guest house na mga bibisitang foreign heads of state. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office, ipinakita ang eleganteng European-inspired mansion na naglalaman ng 14 na metikulosong idedisenyong kwarto at 2 sunrooms na isinunod sa pangalan ng ilang nagdaang pangulo ng bansa. Kasama rin sa features ng Laparel Mansion, ang 3 state rooms na ipinangalan kina Magellan, MacArthur at Dr. Jose Rizal. Ayon sa PCO, ang ginawang restoration ng nasabing mansion na katabi lamang ng palasyo ng Malacañang ay hindi lamang upang buhayin ang heritage o pamana ng kultura, kundi pagpapakita rin ng lokal na talento at naglalayong mapalakas ang foreign diplomacy. Nasa proseso na ng forfeitures ng pamahalaan ang mga gusali at mga sasakyang naakumpiska ng mga otoridad sa raid sa mga Pogo Hub. Sakaling manalo ang pamahalaan sa kaso, plano ng gobyerno na gawing safe house, halfway house o kaya ay gawing detention cell ang mga ito ng illegal aliens na nahuhuli sa bansa. Mula sa NAIA, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, paano makatutulong sa pamahalaan kung matutuloy ang plano nila na gawing detention cell o safe house itong mga Pogo Hub buildings? Sa ngayon kasi walang malaking detention cell ang Bureau of Immigration kung saan na pwede nilang i-house o pwedeng paglagyan doon sa mga nahuhuli nilang illegal alien, lalo na kung marami ito. Gaya na lamang ng mga nahuhuli nila sa mga Pogo Hub. Plano nga ng pamahalaan na gawing kapaki-pakinabang para sa taong bayan ang mga gusali at mga sasakyan na kanilang nakukumpiska sa mga Pogo Hub. Gaya na lamang ng 6 na palapag ng gusali sa William ng sa laki ng gusali. Bukod dito, hindi bababa sa 10 ang nakumpis kanilang sasakyan sa lugar na karamihan ay mga luxury cars. Hanggang ngayon, wala pang lumulutang na may-ari sa gusali at mga sasakyan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Committee, naman tanong ng pamahalaan na gawin na lamang ito ay mga detention cell para sa mga Well, napag-usapan na namin ito ng iba't ibang agency with the Executive Secretary Lucas Bersamin, and we're looking at kung manalo yung kaso natin, at least maggamit itong mga buildings na ito and even yung mga sasakyan ng gobyerno para sa serbisyo, para sa publiko. Samantala, paalis na ngayong tanghali ang 5 batch ng mga foreign Pogo workers na nagtatrabaho sa nireid na Pogo Hub sa William Street noong Oktubre. 43 Chinese national ang kabilang sa 5 batch. Sa ngayon ay may natitira pa ang 20 na hindi pa na i-deport at pauwi sa kanilang mga bansa. At bukas meron po i-deport ito papunta sa aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nahuli ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ang nasa 70 individual sa isang taon nilang operasyon. Kabilang sa mga naaresto ay ang mga aktibo at dating pulis. Mula sa Kamkrami, may report si Lea Ilagan live. Lea, ilan itong aktibong pulis na kasama sa mga nahuli ng IMEG? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Aabot nga sa 69 ang naaresto ng mga tauhan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group ng PNP sa loob ng isang taon nilang operasyon. Sa 5 anibersaryo ng IMEG sa Campo Crame, sinabi ni IMEG Director, Police Brigadier General Warren De Leon, na isinagawa
sa isinagawa nilang 86 law enforcement operation. 56 dito ang naaresto. Kasama Ella sa mga naaresto ay isang aktibong police commissioned officer, 16 na police non-commissioned officer at 5 sibilyan na kasabwat sa isang buy-bust operation. Habang sa mga wanted person naman Ella, 21 ang mga naarestong non-police commissioned officer at 26 naman ang naaresto na retirado na o kaya naman ay mga police na inalis na sa serbisyo. Samantala, ibinida din ng IMEG ang 49 na criminal case na naisampan nila sa prosecutor's office. 46 ang administrative case na naisampan naman sa Internal Affairs Service kung saan 39 ang pending for resolution. 4 ang nasuspende, 2 ang na-demote na at 1 ang natanggal na sa serbisyo. Ang mga pulis, Ella, na ito ay bahagi ng 1,206 na mga pulis na na-monitor ng IMEG na sangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Pinagtibay ng Kuwaiti Court ang conviction ng minor de edad na salarin sa pagpatay sa overseas Filipino worker na si Jubilee Ranara. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kapodak, lubos na pinagtibay ng appeal court ang hatol na nagkasala ito sa mga kasong driving without license at murder. Sinintensyahan ang 17 anyos na lalaki ng isang taong pagkakakulong para sa pagmamaneho ng walang lisensya at 15 taon para sa pagpatay. Naabisuhan na ng DMW ang pamilya Ranara sa pinakabagong court ruling. Kasunod dito ay ipinag-utos na ni Kakudak sa DMW office sa Kuwait na asikasuhin na ang pagsasampa ng civil damages laban naman sa ama ng salarin. Idineklara ang failure ng Commission on Elections o COMELEC ang unang pagbubukas ng public bidding para sa internet voting system ng overseas voting. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan bakit idineklara ang failure ang bidding para sa internet voting? Magandang tanghali, Ella. Marami kasing nakitang kulang sa isinumiteng bid documents o mga dokumento ng 2 bidder. Kaya naman, idiniklarang failure ng Commission on Elections o COMELEC Special Bids and Awards Committee o SBAC ang binuksang unang public bidding kahapon. Ito sana ay para sa online o internet voting and counting system ng overseas voting sa darating na 2025 midterm elections. Ang bidder na Indra Soluciones Tecnologías de la Información ay kasama sa naging dahilan ng ineligibility ay non-compliant sa net financial contracting capacity at hindi rin kumpleto ang kanilang change management plan at iba pa. Samantala, ang pangalawang bidder, Ella, na We Are IT Philippines Inc. ay non-compliant sa statement ng single largest completed contract bigong magsumite ng anumang dokumento o documentary evidence na nagmamayari sila ng internet o online voting system. Naniniwala naman ng COMELEC na magiging maayos o maayos pa naman ito ang kanilang kulang na mga dokumento. Maaga pa naman anila na at pwede pa silang sumali sa susunod na bidding na inaasahang gagawin sa susunod na buwan. Magsaset po muli tayo ng pre-bid conference and immediately after that po, within the reglementary period, magbibidding po ulit tayo. So we can expect that mid-March po. Ella, kaugnay nga nitong failure of bidding, paliwanag ng COMELEC na hindi pa naman atrasado yung kanilang schedule dahil ang sinasabi nila dito, madali naman umano ang bidding pagdating sa internet voting. Yan man ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nasawi ang isang foreman at sugatan ang isang backhoe operator sa isang pagsabog sa Estro de Quiapo kahapon ng umaga. LPG vapor explosion ang nakikitang dahilan sa nangyaring pagsabog. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bahagi ng Estero de Quiapo sa Barangay 385 sa Maynila kahapon ng umaga.
Sa lakas ng pagsabog, umabot ng hanggang 50 metro ang impact nito at maging ang mga bahay sa gilid ng estero ay nasira ang mga dingding. Maging ang ilang gusali sa lugar ay nabasag ang salamin ng bintana. Ang barge na sinasakyan ng backhoe na ito, nawasak ang sahig. May narinig po akong pagsabog, tapos nirequest po ng chairman namin na ikutan po kung saan yung nangyari. Ay, napag-alam po namin is dito nga po sa ilog. And then, standby po kami dun sa labas, kita po namin yung tao, tinatakbo na po sa patrol ng barangay. Tinakbo ko na po siya ng ospital. Malubhang nasugatan ang foreman sa ginagawang sheet filing sa gilid ng estero na agad isinugod sa Jose Reyes Hospital, subalit idiniklara din itong dead on arrival. Ang steelman naman na si Mang Raul Flores na kasama ng mga biktima na gumagawa sa lugar, maswerte pa rin. Dahil mula sa pwesto ng pagsabog ay pinaakyat daw siya para i-operate ang kanilang pump at nagulat na lang siya nang biglang may sumabog. Isang minuto pa ang lumipas bago lumutang ang kanilang foreman bago ito dinala sa pagamutan. Kasi nag-operator po ako ng pump. Kasi pinasisimot namin yung pinaka sa may butas namin ganun. Sinisimot yung tubig, ma'am. O tapos bigla na lang po sumabog. Nakita na lang po namin, lumutang na lang po, ma'am. May siguro isang minuto, ma'am. Saka namin inano foreman. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, lumalabas na nag-leak ang LPG na naka-imbak sa loob ng barge na trigger ang pagsabog nang i-operate ang acetylene machine ng foreman. Ayon sa PNP, ginawang imbakan ng LPG ang barge. Without knowing na sumingaw na sa ilalim ng barge yung LPG na kinuha nila ng umaga, mayroong tinuloy nila yung pag-acetylene. Tinuloy nila yung kanilang trabaho, no? O sumaari na mayroong nag-spark dahil doon. At ito na nga yung nag-trigger para sumabog yung ilalim ng barge. Iniimbestigahan na ng pulisya kung ano ang mga posibleng paglabag at pananagutan ng kumpanya sa insidente. Sisilipin din ito kung mayroong hot works permit at storage clearance ang mga gumagawa sa lugar. Handa naman makipagtulungan sa imbestigasyon ang kumpanya na gumagawa sa estero. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. Base sa inisyal na impormasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang compound dakong alas 8:25 ng umaga na umabot sa ikalawang alarma. Mabilis na nagsilabasan ang kanilang mga bahay ang mga residente sa lugar at inilikas ang kanilang mga gamit. Sa ngayon ay patuloy pang inaapulan ng mga bombero ang apoy. Wala pang ulat kung mayroong nasaktan o nasawi sa insidente. Ginawaran ng natatanging pagkilala ng Philippine Coast Guard Southern Mindanao ang ilang canine handlers at working dogs na nagsilbi sa isinagawang search and rescue at retrieval operations sa nangyaring landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Sa isang event na idinaos kahapon sa Sasa, Davao City, kung saan dumalo si Vice President Sara Duterte, mismong ang Vice Presidente ang nanguna sa awarding ceremony at personal na binati ang mga tumanggap ng parangal. Nakatulong ang working dogs na idineploy ng PCG upang mahanap ang katawan ng ilang mga biktima na natabunan ng landslide sa Barangay Masara. Muling binigyang diin ng Coast Guard ang mahalagang papel ng mga aso sa pagsasagawa ng search and rescue operations upang makasagip ng buhay. All systems go na ang gaganaping Grand Street Dance Parade at Grand Float Parade ng Baguio Flower Festival o Panagbanga sa darating na weekend. Sa ngayon ay nakahanda na rin ang ipatutupad na traffic at security plan ng Baguio City Police. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, ano-ano ang paalala ng Baguio Flower Festival organizers sa mga manonood o manonood sa darating na weekend?
Yes, Ella, nagbabala nga ang lokal na opisyal at organizers ng 20th edition ng Panagbanga o Baguio Flower Festival sa mga politiko at kanilang mga taga-suporta na huwag samantalahin ang pagdagsa ng mga tao sa lungsod sa gaganaping Grand Street Dancing at Grand Float Parade. Ayaw ng mga organizers na maulit ang mga nakaraang pangyayari kung saan ang mga kandidato sumama sa parada ay lumabag sa alintuntunin at nakipagkamay sa mga manonood habang ginaganap ang parada na nagresulta sa pagkasira ng daloy ng parada mula umpisa hanggang makarating sa Melvin Jones. Magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Baguio City Police Office para sa Panagbanga Festival tampok ang Grand Float Parade sa Pebrero 24 hanggang 25. Inaasahan na rin ang pagdagsa ng mga dayuhang turista bukod pa ang mga lokal mula sa La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Nilinaw din ng pulisya na sarado muna sa trapiko ang Burnham Park mula alauna ng madaling araw ng Pebrero 24 hanggang Pebrero 25. As of now, 3 days before the major event, we are 100% prepared as far as yung sa public safety and security of all the participants and viewers, visitors during these two major events. Samantala, mapapanood rin sa street dancing event ang performance ng 7 grupo, isa sa City of Pines at 6 mula sa labas ng lungsod. Kabilang na dito ang Bitolok Tribe mula sa Gabaldon, Nueva Ecija, Bani Pakwan mula sa Pangasinan, Tribo Palayano mula sa Palayan, Nueva Ecija, Tribo San Carlos City, Nueva Ecija, Narvacan na isang sangayan mula Ilocos Sur at Tribo Rizal na mula naman sa Kalinga Province. Samantala, 33 makukulay at nakamamanghang karosa ang paparada sa araw ng Linggo para sa competing category. Katumbas rin ito ng malaking pagkakitaan ng mga flower growers sa Benguet at Baguio City dahil karamihan sa mga ginamit na mga bulaklak ay locally sourced. Ang popular na artist at float designer na si Romy Chua, 7 float ang ipinagawa sa kanya na disenyuhan. It will take you at least a month sa paggawa, no? Because we have the pasok ng mga carpentry works, welders, yun ang una. Hanggang sa ma-okay na, then papasok na ang mga florist. So by stage yan. Kung work schedule mo eh maganda, estimated mo na lahat, even the flowers. Ella, paalala ng pamunuan ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa libu-libong turista at mga residente na inaasang dadalo sa 2 aktibidad na huwag nang magdala ng sasakyan at huwag magkalat o magtapon ng basura kung saan-saan at kung nakita na puno na ang basurahan ay maiging uwi na lamang ang kanilang mga basura. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Gumamit ng tear gas ang India Police laban sa mga magsasakang nagsagawa ng kilos protesta sa Delhi, India. Ito ay matapos pumalya ang ginawa nilang ilang rounds ng pakikipag-usap sa federal government. Isang magsasaka ang napaulat na nasawi sa mga kaguluhan sa kilos protesta. Nais ng farmers na magkaroon ng guaranteed minimum support price para sa kanilang mga ani, loan waivers at iba pa. Naglagay na ng barikada ang mga otoridad sa borders ng Delhi upang mapigilan ang pagpasok ng mga protesters. Pinangangambahang lumala ang tensyon at maulit ang nangyari noong 2020 kung kailan libu-libong magsasaka ang nag-squat sa Delhi's borders sa loob ng ilang buwan. Nagpataw ng sanctions ang United Kingdom laban sa 6 na Russian prison chiefs na in charge sa Arctic Penal Colony kung saan namatay ang opposition leader na si Alexei Navalny. Frozen ang kanilang assets at pinagbabawalan din silang bumiyahe sa UK. Ayon sa UK Foreign Office, ito ang unang bansang nagpatupad ng sanctions dahil sa pagkasawi ni Navalny. Sinisisi ng Western leaders ang Russian authorities, kabilang na si President Vladimir Putin sa pangyayari.
Balik trabaho si King Charles III ng Britain kasunod ng kanyang cancer diagnosis. Nakipagpulong ito kay UK Prime Minister Rishi Sunak na bumisita sa kanya sa Buckingham Palace araw ng Miyerkules, February 21. Habang patuloy sa kanyang treatment, huminto ang hari sa kanyang public engagements, subalit nananatiling gumagawa ng kanyang mga responsibilidad bilang head of state. Nanatili sa second spot sa standings ng UNTV Cup Season 10 quarterfinals ang DENR Warriors matapos magwagi laban sa GSIS Furies. Umakyat naman sa third rank ang Zenit Defenders habang nanatili sa top spot ang defending champion na AFP Cavaliers. Narito ang report ni Bernard Dadis. Pagpapatuloy ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Bakbak ang AFP Cavaliers at NHA Homemasters ang tampok sa main game. First quarter deadlock at 23 points. 9 points agad si Romeo Almirol ng AFP. Habang 6 points naman si Antonio Lustesica Jr. kapwa Beyond the Arc. Dikdikan pa rin sa second frame pero abante na ng 2 points ang AFP. 45-43. Third kanto, kumayod naman ng 8 points si Almirol habang si Rod Basalio naman ang nanguna sa NHA with 11 points. Abante na ng 5 points ang AFP, 64-59. Last quarter, pumutok naman ng 10 points si Darwin Cordero para sa AFP. Nakadikit pa ang NHA sa AFP, 75-73, under 39 seconds mark. Subalit tumunog na ang buzzer at kinapos na ang effort ng naghahabol na Homemaster. Panalo ang AFP sa score na 82-75. Best player of the game si Romeo Almirol na may 19 points at 12 rebounds. Kung nakita natin yung first half, yung adjustment natin, minsan nag-zone na kami, minsan nakaman kami. Lagi lang kami naka-help. Doon kasi sa first half namin, medyo sumabay kami ng takbo. Hindi namin nararan yung ano namin, yung ball movement namin. So, nakabalik kami, ang ganda ng ball movement namin. Naka-adjust kami ng second half yan, nakuha namin yung win ngayon. Medyo kinapos eh. Hindi maganda yung laro ng isang player ko. Ngayon, kinapos kami, kinapos. Sayang. Medyo natakbuhan kami at saka maganda yung nilaro ng Cordero eh, kaya nahirapan kami. Dahil sa panalo, mas lumilinaw na ang chance ng defending champion AFP Cavaliers na makaabante sa semifinals. Sa 6 na koponan na nagtutuo sa quarterfinals, tanging ang top 1 and 2 lamang ang papasok sa semis. Sa ngayon ay napanatili ng AFP Cavaliers ang top spot sa quarterfinals with 10-3 win-loss record. Sa natitira nilang tatlong laban, isang panalo na lamang ang kailangan nila para selyuhan ang tiket sa semis. Ito'y dahil sa masyadong malayo na ang record ng nasa ibaba nila sa standings. Samantala, nalaglag naman sa 5th pwesto ang NHA mula sa 4th spot na may 7-6 win-loss record. Umangat naman sa 3rd pwesto ang Senate Defenders mula sa bottom number 6 sa standings matapos magwagi laban sa Ombudsman Grabbusters. Binuhat ang Defenders ni na Clark Torrente na may 27 points at 3 rebounds at ni Harry Petillos na may 19 points, 8 boards at 4 dimes. Sa ngayon may 7 panalo at 6 na talo ang Senate, gayon din ang Ombudsman na nasa 4th na pwesto. Napa
napanatili naman ng DNR Warriors ang ikalawang spot sa standings matapos talunin ng GSIS Furies sa score na 81-76. Ayon sa DNR, pinagandaan nila ng gusto ang anumang pressure na ibibigay ng GSIS. Nanguna sa Warriors sina Ralph Atienza na tumikada ng 18 points, 6 rebounds, 2 assists at 3 steals. At si Brian Bangal na may 14 points, 6 boards, 4 dimes at 2 blocks. Sa ngayon may 8 panalo at 5 talo ang DNR. Habang ang GSIS ay may 6-7 win-loss record. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Bukod sa regular na pagsasagawa ng coastal cleanup drive, palalawakin pa at palalakasin ang UNTV Ocean Care Initiative ang mga programa at aktibidad dito na naglalayong mapangalagaan ang kalikasan sa taong 2024. Samantala, kinilala naman ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region ang mga kontribusyon ng istasyon sa pangangalaga ng kalikasan. Narito ang report ni Gladys Toabi. Mas palalakasin pa po natin ang ating advokasya na ma-aware, na maging aware ang mga kababayan po natin sa pangangalaga po ng ating kalikasan at maging maliit na halimbawa po sa kanila yung ating ginagawang mga environmental activities na po para sila rin maging bahagi po nito dahil naniniwala po tayo na kailangan po ng tulong at pakikiisa ng bawat isa. Regular na coastal cleanup drive ang ginagawa dahil sinisid na rin ng UNTV Ocean Care Initiative ang ilalim ng dagat para makita ang kalagayan ng ating karagatan at makatulong sa paglilinis nito. Malaki at malawak pa ang trabahong kailangang gawin upang masolusyonan ang lumalalang polusyon dulot ng mga basura gaya ng plastic at kemikal na tinatapon sa dagat. Kaya naniniwala ang UNTV na may magagawa ang bawat individual o grupo sa pangangalaga ng kalikasan. Sa taong 2023, umabot sa 2,604 trash bags na may bigat 36,133 kilograms ang nakolekta ng UNTV Ocean Care Initiative sa ginagawa nitong simultaneous cleanup drive activity sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 5,000 volunteers mula sa Members Church of God International Bible Readers ang naging katuwang sa inisyatibong ito. Ang MCGI Bible Readers at ang MCGI Youth ay ang youth sector ng MCGI na kung saan yung ating pong mga kabataan po from MCGI ay nagiging katulong po sa pangangalaga po ng ating kalikasan. Ito naman pong kabataan po natin from MCGI, ang goal rin po natin ay maging maliit na halimbawa po sa ating pong mga kapwa kabataan na ma-inspire din po sila na makatulong rin po sa ating pong kalikasan. Kaya ngayong taon, mas committed at determinado ang istasyon na magsagawa at magdagdag pa ng mga aktibidad at programa na magtataguyod sa pangangalaga ng kalikasan sa paniniwalang mas marami pa ang mahihikayat na makiisa. Basically po ang inorganize po nating activity ay coastal cleanup drive, but we also do underwater cleanup drive, and also this year magkakonduct din po tayo ng tree planting activity, mangrove planting activity and others. Also we will support the projects of LGUs and the national government.
another media outlet partner, UNTV Ocean Care Initiative. Sa ginanap na Annual Stakeholders and Partners Forum ng DNR-NCR, isa ang UNTV Ocean Care Initiative sa mga tumanggap ng pagkilala dahil sa mga inisyatibo nito sa pangangalaga ng kalikasan at sa kontribusyon para ipaunawa sa publiko ang kahalagahan ng pangangalaga ng kapaligiran. Ang tulong na naibibigay, it multiplies. Pag mas malalim ang commitment ng ating partners, mas sustainable yung ginagawa. And then yung commitment nga, sabi nga eh, nagiging tuloy-tuloy. Yung tulong ng UNTV as far as cleanup is concerned ay napakalaga because kulang ang tao ng DNR to do the coastal cleanup, nagki-create na awareness. Ay awareness, yung pinapakita ninyo that na in your small way may nagagawa kayo, and then pa nakikita ng others, ng public, na i-encourage sila. So spreading the word, spreading the love for the environment, spreading the advocacy. Nagpapasalamat din po tayo sa DNR NCR sa recognition at sawa't tulong po ng Diyos ay ipagpapatuloy po natin ang advokasya na mapangalagaan ang ating kalikasan. Ang Ocean Care Initiative ay isa sa mga advokasyang isinusulong ng UNTV bilang isang public service channel at asahan na ipagpapatuloy ng istasyon ang ganitong mga inisyatibo kung saan laging una ang pagtulong sa kapwa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, Versikulo 4, na nagsasabi, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. At bago pa tayo magpaalam sa ating balitaan, nais nating batiin ang happy birthday ang aking kasama dito na si Aga Kaakbay na nagdiriwang ngayon ng 47. At syempre Aga, ang lagi ko na mga wish sa'yo, magkaroon ka ng good health, okay? At isa pa, sana masundan na si Tio. Happy birthday! Ayan ang iyong cake. Thank you. Yes. Salamat po. Maraming salamat, Ella, sa pagbate, ano po, at salamat po sa, syempre, una sa Panginoong Diyos, ano po, sa karagdagang taon na kaloob ng Diyos po sa atin, sa Diyos po yung lahat ng karangalan at kapurihan, at sa Panginoong Hesukristo. At gayon din po, salamat pa kay Kuya Daniel sa opportunity na patuloy po na ibinibigay po sa atin. At gayon din po sa ating pong general manager na si GMJ Eusebio. Ka-birthday ko po. Na, yes. Nadiriwang din ng kanyang kaaruban. Happy birthday, GMJ! Kaya nagkakagulo nga sa labas eh. Dahil pagkatapos ito, parang meron yata tayong ano dito, pa-lunch. Oo, marami lang bumabaha na yung pagkain doon sa labas. Oo nga, nagsisigawa na sila. So, happy birthday, Aga. Salamat. At gayon din po sa aking family, sa aking wife, kay Maribig, at sa aking pong anak na si Chofilus. I love you all. At sa lahat po ng CNews family, Joe Anano, sa ating pong executive producer, Kila Baldog, sa ating floor director, at sa lahat ng bumubuo ng UNTV. Nag-makeup sa'yo para talagang si Jaja, tsaka si Stephen. Ano po. At pasalamatan rin po namin yung po aming pong mga sponsor, Bell Crown, Hair Salon, at sa ating pong Beauty Works Plus. Yes. Salamat po sa inyong pagtitiwala po sa amin. Salamat po. Ayan na, may dumadaan na, may kumakain ng lechon. Alright, at yan po ang mga balita namin tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.